So, ano ang pagkabuhay na mabuli? Yung paglabas, no? At pagkabuhay na mabuli doon sa pagkamatay, no? Sino ang magsasagawa ng pagkabuhay na mabuli sa mga patay? Yan po yung mga pangunahing tanong, no? Sino ang magsasagawa ng pagkabuhay na mabuli sa mga patay? Kung titingnan natin dito po sa Acts chapter 17 verse 21, no? Ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang pagkabuhay na mabuli. 17:31 ang sabi dito ay ganito. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. O, sino yung lalaking kanyang itinalaga? Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niya mabuli sa mga patay. So, sino ang magsasagawa ng pagkabuhay na mabuli? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pangatlong tanong ko, may naganap na bang pagbuhay na mabuli? May naganap na po. O, si Jesus na binuhay mabuli ng Panginoon Diyos. Sa Acts 2 chapter, verse 32, ang sabi dito ay ganito. Acts 2:32 po. Ang Jesus na ito'y binuhay na mabuli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Ito yung mga pangunahing tanong ano po, na dapat natin maitanong sapagkat kung ating papansinin, mga kapatid, tayo ay sumasampalataya sa Panginoon Diyos. Subalit kung itatanong natin sa ating sarili, ano ang pundasyon ng ating pananampalataya? Sasampalataya pa tayo sa ating Panginoong Kristo kung hindi binubuhay ang mga patay? Oo. Lahat ng aakit sa langit ay magkakaroon ng pagbabago. Paano kung walang pagbabago, sasampalataya pa tayo sa ating Panginoong Jesus? Ilalaan ba ng isang tao ang kanyang buong buhay alang-alang sa paglilingkod kung wala siyang tatamasain na pagbabago o pagkabuhay na mabuli? Yung bang ginagawa nating paglilingkod at paglalaan ng panahon, ito ba'y parang isang suntok sa amin? Kung hindi tunay ang pagkabuhay ng mabuli. Nagtatapong ba tayo ng panahon na wala namang kasiguraduhan yung ating ginagawa? No? Napakasarap ng buhay sa labas. No? Pero mahirap ang buhay na lumpa. Naglilingkod. Dahil ang naglilingkod, ano, nagtitiis sa maraming bagay. No? Nakalulungkot na sa kabila ng mga impormasyon na nakasulat sa banal na kasulatan tungkol sa pagkabuhay na mabuli ng ating Panginoong Hesus ay marami pa rin ang hindi naniniwala dito. So maraming hindi naniniwala po. Ang tao sa mundo po ay Kristiyano at Muslim. Subalit sa populasyon po, kung pagpapantayin, mas marami ang Muslim. Sabihin natin 30% yung hanay ng Kristyanismo. Doon ba sa 30% na yon, lahat ba ng naniniwala sa Diyos, umaasa at nananalig na may pagkabuhay na mabuhay? Yung iba nga nag-aaral lang pa. Di ba? Yung iba dumarating sa isip nila na, ito bang ginagawa ko paglilingkod? Tunay ba buhay ng mga matay? Tunay ba mayroong pagkabuhay na mabuhay? Una-una po natin dapat makita dito po sa ating paksa na tinatawid sa pagkakataon na ito. Una, no, si Jesus ay bahagi ng kasaysayan. Yun ang dapat po natin makita. Hindi natin matatagpuan si Jesus dito lang po sa Biblia, kundi kung magbabasa tayo ang ibang mga kasaysayan o libro ng kasaysayan, makikita natin mayroong Jesus na umilal sa panahon nila. At itong si Jesus, no, ay bahagi ng kasaysayan. Ngayon, si Jesus Cristo ba ay isang alamat o katang-isip lamang tulad din ng malakas at maganda? Kung siya ay isang alamat at siya ay isang katha, yung sinasampalatayanan mo, walang katotohanan. Dahil ang Panginoon Jesus pala, umira lang, parang katulad lang yun ito, ni malakas at ni maganda. Si Jesus Cristo, no? Si Jesus Cristo ba ay isang alamat o katang-isip lamang tulad ni malakas at maganda? Hindi po. Si Jesus Cristo ay naging bahagi ng kasaysayan tulad ni Napoleon Bonaparte at Confucius. No? At yun ay pinatutunayan ang aklat natin ng mga kasaysayan na merong nabuhay na Jesus sa palang-palang po nila. Tatandaan po ninyo itong ating paksa po dahil bilang tayo mga Kristiyano, bilang tayo nagsisipag-aral ng salita ng Diyos, merong mga pagkakataon makaka-encounter kayo
ng mga taong hindi naniniwala sa pagkabuhay ng sabi po, si Kristo ay bahagi ng kasaysayan. Okay po, si Kristo ay bahagi ng kasaysayan. Ngunit maaaring siya isa lamang dakilang tao na nagtatag ng isang Pilipino. Pwede po ba yun? Nabibigay po ako ng tanong, sasunting ko rin po yung tanong, para maunawaan natin ng lubos. Yung sinasampalatayan natin Kristo. Hindi ko pinapaksa ito upang sirain o galawin yung palatayang nasa inyo. Kundi ang layo nito upang pagtibayin pa yung ating pananalig sa Diyos. Na kung dumating man ang panahon, maka-encounter tayo ng mga ganong taong hindi naniniwala, kaya natin pabulaanan at kaya natin kontrahin yung kanilang ibinapagutan sa Diyos. Ngayon po, sinabi natin na si Kristo ay bahagi ng kasaysayan. Okay po, si Kristo ay bahagi ng kasaysayan. Ngunit maaaring siya isa lamang dakilang tao na nagtatag ng reliyon. Pwede po ba yun? Pero titingnan natin dito sa pagkakataon po na ito. Una, sinabi natin kanina, si Jesus ay bahagi ng sa pangalawa po, tingnan po natin ito. Si Jesus ay tanging. Bakit po? Kung si Jesus ay bahagi ng kasaysayan, at sinasabi ng maraming tao ay maaaring si Jesus, bagaman siya ay bahagi ng kasaysayan, ay isang dakilang tao lang na nagtatag ng isang reliyon. Okay po, tingnan natin. Si Jesus ay katangit-tangit. Bakit siya naging katangit-tangit? Dapat natin makita ito pong bagay na ito. Ang lahat ng nagtatag ng iba't ibang reliyon dito sa daigdig ay namatay.